practice lang. Ayun. So, IFERN-tastic morning. Recording in progress. Oh, recording in progress. Kaya walang bibitaw. Ayan, naiyak po ba kayo? Naiyak din po ako, di ba? Naalala ko yung video na iyon. Grabe, kung saan field manager pa lang po tayo ng inyong lingkod, no? Bago ako magdadaldal dito. Diba? Gusto ko po munang i-shout out ang aking napakagandang AV Tech for today, no? Upline Winnie Rose Halina, aka Winnie Cooper. O, diba? So, grabe, no? Saan ka naman nakakita ng mag-aayos lang ng tech mo, magpiplay lang ng video, eh, naka Mini Cooper at naka Rolex, no? Thank you so much po, Upline, no? Actually, grabe, no? So, welcome po to our 137 participants, no? So, alam ko, diba, this is not yet the force, no, o person ng Spartans, no? Kung wala ka dito, 'di ba, yung crossline mo, yung upline mo, yung downline mo, make sure, 'di ba, make sure mo, 'di ba, na makanood din po sila, no? I am your senior field vice president, multi-millionaires club member, upline Crystal De Vera, no? According, 'di ba, according to my 2.6 million watch, no, kasi nag-upgrade na siya, 'di ba, eh it's time daw po for another learning, no? Saan ka ba nakakita ng learning? Diba? Ng training, no? Ng kwentuhan lang ang gagawin. No? Yung matututo ka, nakinig ka lang, nanood ka lang, and matututo ka. I'm very excited for our theme for today, no? And of course, for the speakers, no? For our guests for today. Kasi nga, diba? Nabasa mo ba yung poster kanina o nag-plug in ka lang ngayon sa Zoom? Kung nabasa mo yung poster kanina, diba? Ano po ba yung sabi doon? Diba? It's more about follow-up. Diba? Yung itatanong ko po muna sa asawa ko, no? Tatanong ko muna sa girlfriend ko, sa family ko, yung mga taong may asthma. Pero tignan mo naman kung ano na po ang narating nila sa IFERN ngayon. Diba? And yan yung itatakil natin for today. But before that, gagawin po muna natin ang ating mandatory shout out, no? So, ito, pagkulang yung list ko, ayan, buksan natin ang chat box, no? Pagkulang ang list ko, diba, mag-chat ka dyan para ma-shout out ko ang team mo, no? So, diba, umpisahan na po natin, Spartans Blaze, kompleto na ba kayo? Andyan na ba ang lahat? Diba? Kaway-kaway naman dyan. Thumbs up, kaway-kaway, or whatever na kaya mo. Yes daw, diba? Spartans Empire, andyan na ba? Diba? And may ano, may super love group. Super love group, may bias, ano? Team Shelby, andyan na ba kayo? Kompleto na ba? Ang mga apps nyo, andyan na ba? O, diba? So, message, call mo na sila. Diba? And of course, the winning team, diba? With upline Winnie Cooper. No? Andyan na ba? Kompleto na ba ang winning team? Kaway-kaway naman po. Diba? And of course, Game Changers, the new lines of Spartans. Diba? Andyan na po ba kayo? I believe this is headed by upline Mark Chang. No? Kompleto na ba? Ayan. So kung wala pa, tawagin mo na sila. Diba? Chat-chat mo na sila. Ayan. And Spartans Troopers, hello, headed by upline. Godan to maman, no? Kung naka-duty ka man, di ba? Kung busy ka, busy din siya, di ba? So, kung busy ka, pero kahit busy siya, di ba? Nandyan siya, di ba? O, present daw. So, eto na nga, Spartans Naga and Spartans Invincible, kompleto na ba kayo? Kaway-kaway. O, may naglagay na. Spartans Abundance Empire, o, oh, diba? Upline Michelle Passion. Kompleto na po ba? Diba? And Empire Barako. Diba? And of course, diba? May own team. Ayan. Spartan Warriors, andyan na ba kayo? Kaway-kaway, diba? Yes, ako. Andyan na daw sila, diba? Siyempre, gusto ko din po, since wala kayong magagawa, ako ang host, diba? Nasa akin ang microphone, diba? Siyempre, shoutout ko na din po yung mga sub-team ko, diba? O, hello, Spartans Team Iloilo, o Blaze Team Iloilo, diba? So, nandyan na daw po sila. So, Spartan Warriors Israel, andyan na ba kayo? Ayan, may nag-yes up. Spartan Warriors Asia, no? Because we have Hong Kong, we have Singapore, and we have a lot more from Asia, no? Different country. Nandiyan na ba kayo? Diba, kaway-kaway? Spartan 002, headed by upline
Elia and JB. Oh, diba? The new, I believe this is the new line of our Spartan Queen Upline Gel, ayan, no? Spartans Cavite, US Gen, diba? Ayan. Empire Barako, kumpleto na ba? Spartans Generals, andyan na ba kayo? Diba? Ayan. Shoutout ko na din, diba? Alpha Warriors, kumpleto na ba? Andyan na ba kayo? Kawai-kawai, diba? And the group that I'm very, very proud of, Spartan Warriors Team Doctors, diba? Alam mo, itong mga Team Doctors na to, kahit po nasa OR, kahit po nagpapaanak, kahit po nagtatahe or whatsoever, eh, nanonood po sila palagi. Lagi po silang naka-plug in, diba? Ayan. So, diba? Dahil nag-shoutout tayo, mga tayo 253 participants for today, diba? Ayan. Sige lang, lagay mo lang dyan. Spartans London, Blaze Achievers, kompleto na po ba? Ayan. So, pasok na po, papasukin na po natin lahat ng ating mga upline, downline, crossline, 'di ba? O kahit ano pa 'yan, 'di ba? Or kung may guest ka, 'di ba? Or may follow-up ka, pwede mo din po silang papasukin dito. Why? Because the speakers that you will hear tonight are very inspiring. No? Hindi sila basta-basta distributor lang ng IFERN o hindi sila basta-basta miyembro lang ng Spartans, no? They are one of the rising leaders and also a great leader po, no? So we will have a two sets po of our guest for tonight, 'di ba? So ano ba yung mga follow up, 'di ba? So ano ba yung mga follow up na tinatawag, 'di ba? Meron tayong mga iba't ibang klase ng follow up kapag may pinresentahan ka, 'di ba? It's actually true naman na hindi naman po ito 100%. Diba? On the spot, magbabayad agad. Yes, it happens. Nangyayari siya na pag pinresentahan mo, bibigay agad sa'yo yung credit card, bibigay agad sa'yo yung ATM o yung cash, magbabayad agad. Yes, nangyayari din po siya. No? Pero yung other side of the coin, meron po talagang magtatanong muna sa asawa. Diba? So, or magtatanong muna sa girlfriend or pag-iisipan muna. Meron naman mga tao na sasabihin sa'yo, ay pag-aaralan ko muna. Diba? Pag-aralan ko muna, meron din naman mga tao, ako may na-experience ako, tatry lang daw muna yung product. No? Kapag daw po maganda ang effect sa kanila ni IFERN or nung product po ni IFERN, no? Babalikan daw po nila ako. And ang maganda po dito, diba? Kapag nakarinig ka ng mga ganong salita, wag kang manega. Diba? Wag kang malungkot, wag kang manega. Diba? Alam mo kung bakit? Kasi for sure naman, diba? Eh, mag-i-effect ng sobrang ganda sa kanila yung product. Diba? Magugustuhan din nila yung magiging effect talaga sa kanila ng product. And diba? Time will come. They are the ones na magiging great leaders mo. O yung isang taong inaantay mo na magpapalaki ng organizations mo. Tama? So, ayun siya. So, ako din, madami din ako. Ito, syempre, SFPT na ako, no? Ayan din, na-experience ko din yan. Kahit po ako, hindi naman talaga nangyayari na 100% may magpipayin talaga agad sa'yo. Ayan, mag-mute muna tayo daw. Ayan. Ayan, nasa na ba? Ayan, na-mute na siya. Ayan, na-mute na siya. Diba? So, hindi naman talaga 100%, pero huwag kang malukot. No? Ako ang lagi kong sinasabi dyan, huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitawan, diba? Kapag sinabi sa'yo na pag-aaralan ko muna lahat, yes, kapag nabigay mo na lahat ng opinions mo, lahat ng gusto mong sagot, no? Lahat ng gusto mong rebuttal sa kanya na ibigay mo na lahat, pero ganun pa rin yung sagot niya, kapatid. Diba? Bigyan mo siya ng time, bigyan mo siya ng chance, pero hindi ko sinasabi, nakalimutan mo na siya. Diba? Ibig lang sabihin, yes, kung sinabi niya pag-aaralan niya muna or itatry niya muna yung product, no? Bigyan mo siya ng chance, 'di ba? Bigyan mo siya ng benefit of the doubt na mapag-aralan nga niya muna. 'Di ba? Or matry muna nga niya yung product or makapagsabi nga siya muna sa asawa niya. Kasi time will come, 'di ba? Pagka na-follow up mo siya ulit, babalik at babalik din siya. Paano ba yung hi upline Juliet, napakaganda mo naman today, 'di ba? Ayan. So ang nanay ng Spartans Place, no? So, 'di ba? Paano ba 'yon? Paano ba mag-follow up? No, ako pag nagfo-follow up ako, 'di ba, nagkaroon na tayong advice dito. Pag nagfo-follow up ako, I make sure na tatawagan ko talaga. 'Di ba? So, syempre kung sinabi sa akin, try niyo muna yung product, if hindi ang itatry niya, no? One night lang, no? Try mo siya sa gabi, pagising niya sa morning, sobrang ganda ng gising niya.
No, kahit kulang yung tulog niya o may hangover siya, wala lahat yun pagising niya kapag nag-friendly siya bago siya natulog. So, kinabukasan pa lang, tatawagan ko siya ulit. Diba? Tatawagan ko siya tapos yung boses ko, laging it sounds exciting. Yung laging parang, oh, ano na be? Ganon. Ganon lagi yung tono. No, syempre, depende naman yan sa kausap nyo. Baka naman, oh, ano na be? Tapos 60 years old pala yung kausap mo, diba? So, eh, mamatch mo din. Diba? Mamatch mo din siya dun sa edad nung kausap mo or kung paano mo siya kakilala. Diba? Kasi ikaw naman makakapagsabi niyan. Ito naman yung isa pa. Diba? Bakit naman sinasabi na, bakit, paano naman gagawin dun sa mga nagsabi na, eh, tatanong ko muna sa asawa ko, tatanong ko muna sa boyfriend ko, no? Tatanong ko muna sa ate ko, no? Yung mga taong may asthma, no? Favorite na favorite line niya ni Kuya Byron, no? The asthma. Diba? As my mother, as my father, diba? Lahat na inas, no? Pero bigyan niyo sila ng benefit of the doubt. Diba? Meron talagang ganun. Pero kung babalikan mo pa rin sila every week, every 2 weeks, no? Or kung tatawagan mo pa rin sa kanila and you will let them feel na kailangan talaga din nila si IFERN and you are here to help them, no? And to provide them a very great opportunity na ayaw mong pakawalan nila. Kaya ka nagpa-follow up, kaya ka tumatawag, kaya mo tinatanong. No, siguro naman, 'di ba, pag sinabi sa iyo, tatanong ko muna sa asawa ko. 'Di ba, pagka ganun, siguro naman kung magkasama naman sila sa bahay overnight or 2 days is enough. No, siguro mga nakapag-usap na sila noon, 'di ba? Pag di pa sila nakapag-usap noon, ano, bigyan natin sila ng ano, marriage counseling, no? Hindi sila nag-uusap. Ayan, Charla. So, 'di ba? So, ayan. So, ngayon, bago ko po 'di ba, bago ko po tawagin yung ating first speaker, no? Sabi ko nga, parang di ka naman guest, parang co-host naman kita, no? Pero I really love this person, no? This person is really sobrang bait niya, no? And siya yung isa sa naging testimony of our product. And sabi nga nila, tinaguriang, nadulas lang, umaman na. Diba? This speaker po na i-interview natin for today, na I'm very sure kilala naman siya ng karamihan, no? Pero kung hindi mo pa siya kilala, this is the perfect time. Diba? Napakinggan mo yung storya niya. Diba? Saan ka nakakita ng isang tao na dulas lang nagkaroon ng dalawang Mercedes-Benz. O, di ba hindi ko ma-pronounce ng tama? Mahirap talaga, no? Mahirap yung pronunciation talaga. No, siguro di ko na patatagalin, di ba? Ready na po ba tayo? I-chat mo ako, di ba? Wait lang. Basta tayo ng chat. Ayan. So, di ba? Before ko tawagin tong tao na to, I want you all to watch her video. Nadulas lang, umaman na. Nadulas lang, umaman na. Nadulas lang, umaman na. Nadulas lang, umaman na. Nadulas lang. O, di ba? Practice lang ulit, di ba? Without further ado, let's all welcome, di ba? My beshi, my apshi, upline, Shelo Lino. And so, I fantastic morning po sa lahat. Hello, Spartans! Hello, upline, Jelay Mateo, ang ating Spartans queen. And of course, hello, upline, Krista. Di ba? Ang ganda ng intro video. Thank you pala. Mag-thank you muna ako sa aking upline, sa upline Juliet Corbidia and Alexis Corbidia sa ano, 'di ba? Napakagandang intro video, 2022 intro video. Grabe, upline, kung papantayan ko 'yung video mo, ano, na scam lang 'yung mama na. Ganun ba sakit? Ano, sabi ko, grabe ang galino ng video ni Ate Shelo. So ano yung sa akin, na scam lang yung mama na.
O, diba sa mga gustong madulas dyan? Medyo clam. Yun, so... Ate Shelo, gusto ko. Bitinin natin sila ng onte kasi very, ano, nabuntis lang yung mama na. Hoy, grabe ka. Nabuntis. Yan ang ng mayaman. Ayan, Ate Shelo, gusto ko bitinin natin sila because I know for sure the place or the winning team and the team, especially the team Shelby, knows your story. Alam nila, diba, na ano yung reason behind dun sa nadulas lang yung maman. No, pero gusto ko for the other, lalo na we have new lines here, no, yung mga new lines ng Spartans, mas ang daming bago. Gusto ko po mamaya bitinin natin muna sila, no. Pero pakilala ka muna, tell them your rank right now, upline. Yes, once again, my name is Shelo Laino, your Senior Field Vice President, and ako po ang grand upline ng Team Shelby. Ayan, di ba? The nanay of Team Shelby, di ba? Hindi po ba Belby? Ah, Shelby po ba? Kaya ni Byron yung Belby. Kay Byron lang. Eh, Kuya Byron lang pala. Ayan. So, Ate Shelo, dyan ka muna, no? And tatanungin natin, di ba? Gusto ko, kumbaga pa nag-usap tayo, di ba? Tatlo na tayo dito or apat na tayo dito, no? Siyempre, Shelby is one of the leading team of Spartans, no? Pero siyempre, gusto ko naman makarinig tayo, di ba? Galing sa new line, di ba? New line of Spartans, no? Sino ba sila? Ano bang profession nila? Ano bang ginagawa nila before IFERN, di ba? Malalaman natin yan, but before that, let's watch her video. Ayan, Spartans, let's all welcome, diba? Upline Boo and Upline Gela from Game Changers. Hello, hello, Upline. Hello. Fantastic morning. Ay, fantastic morning, Upline, no? So, diba, grabe to, fresh na fresh. Diba, baka kasi iniisip ng mga nanonood sa atin ngayon na ang nakakagawa lang, diba, ng IFERN or ang mga kumikita lang sa IFERN ay yung mga matatagal na, no? Grabe ang grupo nyo, diba? Ayokong, diba, we lahat, Upline Gela and Upline Boo. Kanina ka lang ako sa Upline Gela. Nasanay na ako sa'yo kasi tayo din ang last MTS. Oh, diba? Thank you then for having me. O, diba, Upline? Diba? But this time naman, before you tell them your story, I want you to introduce yourself right now, no? Kung ano na ba ang rank mo. And syempre, diba, you're very, very, ano naman, diba, sweet hubby naman on the side, diba? Yes, actually, this is Boo Cornelia. She's Mary Pe Cornelia. So, it's really her account, and then I'm helping her. But I have also my account, kasi IFERN is really so good. That's why we have pseudo family package already. Family package na kami. But it's really a Boo's account at first. You wanna say? Yeah, so, hello everyone. I'm Boo Cornelia. So, I'm with IFERN now. And very grateful to be with IFERN and with Team Game Changers. And actually, we're already on our third month now. Yeah, and we're a team builder. She's a team builder now. Yes. Ayan, diba? Oh, grabe. Diba? Oh, diba? Walang bias, Spartans, bakala nyo, diba? Yung matatagal lang. Diba, sabi ko naman sa inyo, diba? Even bago. Kayang-kayang gawin si IFERN. Basta gagawin mo lang talaga siya ng tama and with the guidance, diba, of your uplines, no? I believe, diba, the Game Changers is from the Changs, diba? The Changs clan, no? Shout out nga pala kay upline Mark Chang and Apple Chang, diba? And to our queen, upline Jelai, hello, diba? So, kayo po ang new lines, the baby group of Spartans, pero sa result, parang hindi baby, bakit ganon? Diba? Grabe, big agad ang result, no? So, siguro, I'll start na with you, upline Gela, no? And upline Boo. So, start ko na sa inyo. Diba? Simulan na natin. Diba? It's very, very exciting ito, no? Before po ako mag-ask kung ano ba yung follow-up para sa inyo, gusto ko, bukod sa nakita na namin sa video, share nyo naman ano ba yung talagang ginagawa nyo right now? Ano ba yung currently profession nyo? Okay.
I'll start. Ladies first now. Yes. So I'm from one of the telcos here in the largest telco in the Philippines. So I work for strategic partnership. And then side hobby or hustle ko si IFERN with Boo. And then si Abu. So me also, I'm the founder of Kosho. So I have an e-commerce online business and formerly a BPO consultant. Yan. Nanosebleed po ako, Aplagula. Sana mag-promote eh. If you have any problem with your, sabihin ko na, PLDT line, please let Upjalay know. So, or let me know where we can help you also. Oh, alam nyo na, yung mga may PLDT problem daw dyan. O, ayan, Tinagalog na, hirap na hirap kasi kayo. Dami kasi nag-chat, upline, sabi, ano daw po yun? Sabi, look lang. Ayan, cute-cute nyo naman pong dalawa. No? So, ngayon naman, di ba, eto na, di ba, upline Shello Lino, di ba, the nanay, you're naka-unmute ka. Ayan, the nanay of Spartan Shelby. Ikaw naman, before IFERN, anong nigagawa mo? Nigagawa? Ano po, English mo ako. So, Tagalog. I work as an accountant for more than 17 years. And then, nakilala ko si IFERN dahil nagka-fracture ako. Nadulas ako sa bahay namin. And the power trio was introduced to me. Dahil doon, gumaling ako sa aking bone fracture. And ginawa ko yung business ng IFERN. So, very thankful and grateful ako, di ba? Dahil ngayon, full-time networker na. Yun, full-time na, o, oh, diba? Yun yung isa sa story ni Apply, no? Naging ano pala siya, product of our product din. Talagang yes. Product testimony talaga. How about kayo, Apply? Apply, Gela. Sinong bang nauna sa IFERN? At bakit? Or actually, paano ba kayo in-invite? She was recruited by Mark Chang, by the Changs. So we call them Changs. But Apple is really my best friend for 23 years already. So, lagi ko sinasabi na matalino kasi yan si Apple, so I copy her. Pero I would like to think mas matalino ako kasi she laid the way na to success. I just followed. But then again, so it was Abu who initially was invited kasi she's really good with PR and all. But then, she didn't work on it. Eh ako yung hot na hot. Sabi ko, kaya ko yan. I think I can do it. And then honestly guys, I think there are certain couples na would understand. Binigyan niya ako ng tanning. Sabi niya sa akin, 28 points. Pag hindi mo nagawa yung 28 points mo in your first month, kasi I was the one who's working but I was representing her name. Sabi niya, pag hindi mo nagawa yung 28 points mo, huwag ka na dyan. Dami-dami mong ginagawa, ganyan-ganyan. So I was like, oh, bakit hindi pwede? Gusto ko to eh. Parang feeling ko, masaya, ganyan. And then, so, thankfully, through the help of Upjalay, Upwinnie, sila Upchangs, I was able to reach my 28 points on my first month. Tapos, after noon, happy kasi right now, tandem na. And then it was so good that on her second month, she was the one who told me na, oh, sige, you get your own account. So, I'm here, my dad's here, my uncle is here, our tita is here. So, family package ang ending. Oh, diba? Nabasa ko yung 28 points daw. Ngayon, one day na lang daw sa'yo. Very easy na lang. diba? Sabi doon sa chat, diba? Very easy na lang daw sa'yo. So, siguro question sa inyong dalawa. Kayo ba, nung napresentan ng kay IFERN or si Abu, no? Nung napresent ba sa inyo si IFERN, nagbayad ba kayo agad? Or... one week. A week. Before we paid out to, but yeah. Because naman that time we have a life coach kasi so usually we consult everything. I mean we're game. I'm game. She's not. Pero sabi ko gusto ko to eh. And then we consulted. And then she said, "Go for it. It's your life." So, our life coach said na it's my life purpose. And then, she told Abu, support mo. Happy na, yun. So, after a week, that's the... Pero, we gave Apple and Mark yung deadline talaga. Like, they presented on a Sunday. We told them we can commit the next Saturday. Yeah.
Talagang may ano din. One, pero si Abu ang na-presentan? Or dalawa na kayo? Actually, both of us. Naman the RBA, no? It's not that we have doubts. I mean, I highly, you know, respect and talagang idol ko yan si Upmark, no? It comes to, I mean, his entrepreneur background, everything. So, I knew he would give us, you know, better than, I mean, it will exceed our expectation. It's just that I just have some limiting beliefs that time. But right now, I embrace everything now. Wow. And congratulations to that. Ayun, grabe, oh, Spartans, no? Yung mga nagbibigay ng deadline, diba? Bigyan nyo naman sila ng, ano, onting chance. Tingnan nyo, diba? Sila uplines, oh. How about you, upline, Shiloh? Ikaw ba? Sino ba napresentahan ng iFERN sa inyo? Ikaw ba si Kuya Bai? Pareho kami, both. Sabay. So, nalala ko noon sa Starbucks, malapit sa iFERN office with upline Winnie and of course, yung dalawang senior citizens. And nung in-explain, si Byron, very skeptic that time. Binabara, parang naalala ko, binabara pa niya si Abwini every time na merong isuggest si Abwini ganito or ano. So, kumukontra siya. Dahil ayaw niya eh, because sabi ng mother niya, wag na wag niyang papasukin ang network marketing. Yun ang bilin ng mother niya. So, eh kaso matigas yung ulo ko eh. Hindi ako nakikinig sa kanya. Diba? Nakita ko maganda yung products, of course, from the makers ng Fernsey. And then, nakita ko yung marketing plan, napakaganda. So, wala akong background sa MLM. So, sabi ko, ikagrab ko lang yung opportunity. Nag-CR lang siya. Pagbalik niya, dalawang premium plus. Diba? Agad. Sinwipe. Pina-swipe ko to last credit limit ng credit card ko. Bakit ano? Hoy Kuya Byron, binabara mo pala ha. Tapos ngayon, lagi ka kay Ate Winnie nagpapa-help. 'Di ba? Pilay si Sheldon noon. So, naka-wheelchair pa ako that time. Pero ayaw niya. So, on the spot naman nag Kinard ko, then hindi namin siya agad winnered out. So yun yung parang biggest regrets namin na hindi agad-agad na work out kasi nga, 'di ba, nagpagaling pa ako and pinupush ko pa si Byron to learn and to do the business. Oo nga, may mga ganyang ano, 'di ba, Spartans, no? 'Di ba? Type 2, 'di ba? Type 2. Ayun. Type 2 kung tama, no. May mga tao talagang sumasali talaga sa grupo natin, sa network natin, pero hindi naman talaga sila agad nag-work. 'Di ba? Hindi naman talaga nila agad hinahataw or wini-workout. Sa case ni Ate Shelo, ayun nga naman, nagpagaling pa siya and inaral habang nagpapagaling, inaral nila. Pero feeling ko, Ate Shelo, kung hindi mo na inaral, no, tapos yung pagkabayad mo kinabukasan, nag-grind ka, baka tatlo na yung Mercedes mo. Malungkot. Malamang. Ayan. So, let's go, diba, for our Q&A, diba? Ito, whatever, there's no right or wrong answer, diba? Ito naman is for everyone. At least you can share kung ano ba yung para sa inyo and then matuto tayo lahat or matuto po kami lahat sa inyo. No? So, the first question, diba, question that we have here is, what is follow-up for you? No, upline Gela and upline Abu? Well, for me, follow-up is like at least a touch base no, with your prospects, your invite. So, meaning like, let's say during the RBA, diba, we tell them like, we have presented everything and they would say, I will think about it. Okay. Then from there, I guess we'll just touch base. Siyempre, diba, we'll ask like, oh, so when will be the best time we can get back to you? So for me naman kasi, I take it very, ano lang, lightly, moderately, like asking. Let's say for example, let's, okay, get back to me in a week. So, ganon. So we just make sure that we get back to them, and but not pushy or all. I mean, those things, like, just make sure lang also, you know, no, when binalikan mo sa that time, and then you check also with them if there are still some vague things or gray areas during the presentation that somehow, no, still, that is still giving them second thoughts. So I'll make sure that, you know, during the follow-up, I'll make sure that
we could clarify. There's a clarity on that touch base. So, yeah. Yeah. So, echoing what Abu said, simply, you wanted them to make an action, right? So, after the presentation, and it's true na hindi lahat may, may upline shelo sa buhay nila na pay in kagad. Usually, the hardest part really is following up. Because that's when you really dig deep to why the why they're hesitating or there's any hesitation. So you just have to, for me, following up means touching, yeah, touch base, and also parang addressing their concerns so that it can prompt them to make a decision. Diba? So yeah, that's it. So for the for this lovely couple, 'di ba, ginagawa ko nila, 'di ba, kailangan may deadline, natutuwa ko doon, upline Abu, ha. Kailangan pala may ano, may certain kailan ako pwedeng mag-follow up. May ganun pala. 'Di ba? Kailan mo ako gustong balikan kita? May ganyan pala, mga kapatid, no? Spartans, alam niyo na. I-take note niyo 'yon kasi ako mismo may hindi lang mangulit, pero hindi po ako may ganun pala, no? There's kumbaga, syempre, may ganun palang proper way. How about you, upline Chelo? At paano yung follow-up or what is follow-up for you? To add po, di ba, from the word itself, follow-up, di ba? So, madali na siyang intindihin. Pero for me, sa network marketing, after you present the business, di ba, yung marketing plan, the products and all, you're bringing back the offer, di ba? Parang, anong sense nung nag-present ka, then wala na, iwanan mo na sa ere yung kausap mo, di ba? Hindi mo na siya babalikan. So for me, parang it's a way na maklose mo rin yung deal, di ba? Para yun na, malak mo na yung sale. So yun yung follow-up for me. Tama, pag-lock din ng sale, no? Alam nyo, tama naman din sa upline Shiloh, no? Kumbaga, 'di ba, pag nag-present ka, 'di ba, sabi din niya upline Gelen, upline Abu kanina, hindi naman palagi na may upline Shiloh, 'di ba, na on the spot magpipayin tayo, yes. Lalo ngayon pandemic, no? There are times talaga na bigyan natin sila ng chance, 'di ba? Mali mo naman naghahanap ng funds or whatever. Siguro ano, upline Gelen, upline Abu, no? Next question is, kalagay mo, why is it important for our business to do a follow-up? Or why is it important to do a follow-up for our guests or sa ating mga downline? Well, oh yeah. Okay. I think it's very important because like what upline Shiloh said, you have to close the sale. Or what's the point of presenting when it's there lang in the air, floating, diba? Some people kasi, they're very scared to do a follow-up because during that time, it's really just you. There's no upline talking to them, no one to guide you, diba? So that's where you, parang for me, very important kasi it shows that, yun nga, if they gave a commitment na on this day, you can talk again, then parang true to your word. That's one way of being true to your word, that you follow up or you talk to them that time that they said para malaman yung decision. And in addition to that, I would say also it's very important to reignite the interest of your invite or your guest. It's because somehow, kasi lahat naman tayo, di ba, when we're excited of something, di ba, there's a momentum eh. We're trying to avoid yung to lose the momentum on that invite. Eh. Pwedeng, alam mo yung medyo ano na siya, di ba? So, going back to them, following up with them, it is really important. And also, to avoid also yung the thought that it might prolong also the decision making on the part of the guest and invite. So, yeah. Might as well, it at least, di ba? I mean, So, turo nga ni Upchang and nila Abjalay, if you can follow up within 24 to 48 hours, give them that deadline for them to say yes or no. Para at least may closure. Hindi ka naghihintay, di ba? And very important yung 24 to 48 hour window because after that time, the interest really declines.
So, sobrang excited sila during the presentations. They've seen how fantastic the marketing plan is. But then again, if you don't follow up or you give them a week or 2 weeks after, wala na. Sayang yung... So, in short, just reigniting the interest of your invites. Sorry. Alam niyo na, Spartans. Narinig niyo naman siguro. Ang hirap ulitin. Alam na ni Apply and Gela yan. Naintindihan na ako ni Apply and Gela dyan. No joke lang po, no? Pero tama, no? Reignite and don't lose the momentum, the excitement. Tama nga naman, no? It goes for your invites, no? Or also, it goes for your downlines as well. No? May mga downlines na minsan kailangan din tinatawag-tawagan yan, no? And pina-follow up yan. How about you, Apply and Gela? No? Sa inyo, sa... Paano, di ba? Paano naman po sa ating Team Shelby? Di ba? Paano po ba, kumbaga, gano'n ba ka-importante ang follow-up sa Team Shelby or especially sa nanay ng Shelby? Yan. So, yung follow-up, parang hindi lang siya sa mga guests or, di ba, prospects natin. So, follow-up, pwede rin siya sa mga downlines na natin, di ba, members na ng IFERN. So, ginagawa ko follow-up usually sa mga new members, di ba, yung mga bagong sali lang na hindi pa masyado naiintindihan yung ating negosyo, di ba. So, there are times na pag-present mo, of course, gaya ko din nung present sa akin, hindi ko rin naman siya maintindihan. Basta nakita ko lang, binilugan ako ni Apply Winnie, kikita ako ng ganito, marami, di ba? Kikita ako ng 100,000, millions, ganyan. Pero paano? Paano ko ba siya gagawin? How to start the business? So, follow up, di ba? Kailangan mong i-build yung trust, di ba? Lalong-lalo na sa new members, di ba? So, huwag mong pabayaan. It's not only about na nagpa-paying ka or para lang siyang sales. So, hindi nag-i-stop doon. Diba? So, kailangan i-work out mo yon as an upline, lalong-lalo kung direct mo siya. Diba? Kailangan ituro mo kung paano ka tinuruan na nag-start ka rin dito sa IFERN. Oo. So, diba? According to upline, Shelo, no? The follow-up, no? Hindi nang talaga din, diba? Pag pinabayad mo na, turuan mo din. Tama nga naman. No, sometimes baka yun yung naglalak, no, or yun yung kulang, no, kung bakit nagtataka ka, nagbayad pa to ng 2 premium plus tapos hindi naman tinrabaho, no. Baka pala hindi na follow up, no. Baka kala niya kasi magbabayad lang, 'di ba? So kailangan talagang i-explain. And also, 'di ba, kailangan din ng closure, 'di ba? Para kaila Apply Jela and Apply Abu. No, o nga naman. Para relasyon lang 'yan siya. Para relasyon lang 'yan siya. 'Di ba? O 'di ba kailangan ng closure niya. Diba? So, eto naman, the third question. So, siguro, ano to, it's more on giving ang example, no? Or roleplay konti, or kung paano ba. Personally, how do you practice effective follow-up? Can you share one best practice that's super effective, no? Apply and Gela. Mantik na ako mag-apply and Gela. Apply and Gela. I like the question. It's a good question. So I think I like the ano yung pacing. No? I think that's where normally I'm not saying I'm good at, but ito yung favorite ko among when we work on our so pacing. Because sometimes no, we tend to text our invites or downlines whatever. Like, minsan like we say pag sinabi, ah, busy ako whatever na same zone ka. But for me, pacing is very important. Kasi it's something correlated with being pushy also, diba? If they say I'm busy, pinapakain ko yung anak ko or whatever, you know? But the thing, oh, no problem, sige, I'll get back to you in a while. Pacing in a sense, not losing your downlines or somehow also disappointing them as well. Kasi minsan tayo parang, we just thought of like, kailangan ko to, you know? It's like also applying psychology. Like, diba, we have empathy and sympathy. In my case, I grew empathized, no, with downlines and my invites as well. So it's like, you know, it's like, of course, putting ourselves in their shoes, diba? If this is not a good timing, then let's not push. No? Let's not push on it. Parang sa akin, that's more of like, kasi it works a lot for us with pacing, no? In fact, what we've experienced pa nga, they will get back to you if they're ready. Mm-hmm. You give them time, eh. It's you're giving them the freedom of like replying back to you in their most convenient time. But of course,
not too long, but a week it's quite long. But yeah, just a proper pacing. I guess to Abu's point, we show concern. Don't think it's a sale. Don't think that it's just their money you're after. Because in reality, this is really a helping business. So you ask them first how they are, diba? Show empathy to them. And then ask if they have questions. I think follow-up is the best time to ask what are the hesitations by so that you can answer. But of course, you can do that if you've taken part in the NDO, you've done the five fingers, diba? You've done your homework. That way, you can show empathy. You can show them concern. But at the same time, parang you're luring them to the business na. That was for me, siguro. Kasi there are certain, like what you said, follow-up doesn't end kapag nag-known eh. Kasi a no now doesn't mean a no forever. Yes. So what I usually do, and this really works ha, for those people who have invites that said no, but then show them results, whether that's 100,000, whether that's 30,000, you just put it in such a way na kunyari, show them, message them, uy, I have 30,000 on a weekend. I've made 30,000 on a weekend. That's still very big compared to the daily minimum. The daily minimum salary, diba? So show them na, tara na guys, eto na, meron tayo, may resulta talaga. Kasi sometimes these people, they say no because they want results also. So that's naman yung after na nagsabi silang no, show them results, di ba? Kasi yun yung makakapagpayas sa kanila if they see that you have earned something. And as what Upline Cello mentioned earlier, di ba? This is not only for our guests or invite. This also includes our downlines. That's for downlines, for follow-up. This is one thing I've learned during our dinner, no, with Upline Melai. I will never forget that when she said, and also Abjelai, that you also show the dream board with your downlines every time. So at least they would be reminded that, oh, ito na, konti na lang, oh, this is what you did, you know. Yeah. Tama nga din ako. Na-inspire ako. Sobrang, oh nga naman. Tama nga naman, no? Huwag mong iparamdam na sabi nga ni Upline Abu kanina, it's not always about the money, no? And sabi ni Abgela, di ba? You let them feel that you care. No, whether invite, whether downlines, let them feel that you care. And, di ba? And, syempre, pacingan mo lang din naman, di ba? 1 week daw is too long, mga kapatid. Huwag kayong ano, di ba? Pag sinabi sa'yo sa March na lang, naku, dahanap-hanap na. And syempre, tama din naman, result pa din talaga, no? Be a result-oriented and oriented downline, no? Or member of IFERN. Para the people, baka yun na nga lang naman ang hinihintay. Diba, nung prospect mo? Baka hinihintay niya, eh, tinan ko muna kung kikita ka. Kasi most people, diba, ganyan talaga sila mag-isip, no? Yung parang to cease to believe muna sila pag kumita ka, saka sila siguro mag-iisip, no? Na, ah, sali na nga ako. Diba? Ganun talaga nga siya. Thank you, diba? Upline Gela and Upline Abu. Ikaw naman, Upline Cello, diba? Ano yung, ulitin ko yung question. Oh, ulitin ko yung question. Ayan. So, personally, how do you practice effective follow-up? And can you share the best practice that's super effective? No? Paano bang super effective follow-up sa nanay ng Shelby? For me, siguro, di ba, lalo-lalo na sa mga prospects, di ba, when after our RBA, of course, hindi talaga yan nagpipay kaagad. Maraming ganon, di ba? Maraming hesitations, di ba? And favorite nga ni Byron, yung asthma, as my wife, as my husband, di ba? So, ang ginagawa ko after, I'll make sure, di ba, na nakukuha ko ang kanyang FB account. Yun na kasi yung pinaka-important, di ba? Kahit hindi ako yung nag-invite, kinukuha ko yung Facebook account niya. Ina-add ko siya talaga. So, kasi minsan yung mga bagong sale na members, di ba, hindi pa sila ganun, di ba, ano sa follow-up. So, sa Messenger,
minsan, yun, 24 hours rule, kailangan yun, di ba? Habang very fresh pa sa kanila yung diniscuss ko. So, nagme-message ako, like, I fantastic morning, good morning, mga ganon. So, kailangan batiin mo, kamustahin mo, ma'am, sir, kamusta na? Nakapag-decide ganyan. Or wait mo mag-reply, di ba? Kasi ba naman, sinsoon ka lang or makulitan. So, wait mo mag-reply. And of course, kailangan mo rin, di ba? Baka minsan hindi ka i-accept sa Facebook, di ba? Kinukuha ko rin yung phone number. So, para in case na hindi sumasagot, tawagan mo na. Di ba? Kasi minsan, after ilang days hindi sumasagot, tinatawagan ko na siya. So kailangan ipupush mo siya, di ba? Or maramdaman niya yung presence mo pa rin, di ba? So na willing ka na tulungan siya to do the business. So ganun yung practices ko usually. And ganun din sa mga new members na nagjo-join, di ba? I'll make sure na friends na kami sa Facebook. Tapos doon ko siya tinuturuan sa Messenger. Or kung minsan nga, di ba, kung alam ko na kaya naman niya na mag-upgrade yung mga packages. Or kung minsan kasi, di ba, standard lang yan. Standard pay-in lang. Ang ginagawa ko, nagpo-post ako, massive postings ng income ko para nakikita niya. Di ba? Yun yung way of follow-up. Tama. So follow-up yun nga, di ba? Follow-up is not always for the invite, no, most of the time para din yan sa ating mga downlines, no. Same din, no, para naman kay Ate Shelo, talagang walang kawala, no, nakuha ng number, nakuha pa ang Facebook, diba, o mini-make sure pang na-accept siya, diba, kaya talagang machat-chat niya, grabe, wala pala talaga kawala sa Shelby, ha, kaya pala, ha, Team Shelby, laging winner ng ano, ha, mga raffle, ha, alam ko na. Diba? So, ayun. Tama nga naman. So, diba, Spartans, grabe, ang ano ko pa lang yun, third question ko pa lang yun, pero ang dami kong natututunan, diba? So, diba, kapit lang, diba? Eto po, the fourth question, siguro unahin kita, Ate Shelo, no? What is the most memorable experience on your personal follow-up? The best and worst one? Follow-up. Yun, siguro yung best experience ko or memorable experience sa follow-up is hindi lang yung ano, yung pag-message, pag-follow-up. So, best siguro for me is yung mag-upgrade yung mga downlines ko. Diba? Kasi lalong-lalo na kung hindi pa naka-multiple accounts, naka-standard pa lang siya. Kasi alam naman natin kung ano yung best package eh. Paano nila ma-maximize yung income nila, yung income potential sa ating business is yung naka-multiple accounts. So, ang ginagawa ko, bago ko siya pag-upgrade din, is kailangan yung trust nandoon, diba? Yung mabigay ko yung trust ko sa kanya, and of course, yung very confident na rin siya na gawin yung negosyo. Kasi meron yung iba na nag-pay-in lang for personal use, pero meron yung iba, makikita mo, nag-a-attend ng Zoom, diba? Nag-a-attend ng Zoom meetings, siya na yung nagpo-post about sa business. So, kailangan babaan mo siya, then sabihin mo na ulitin mo, or computan mo, or ulitin mo kung paano ba ang benefits ng multiple accounts, diba? So, doon, na-realize niya na ano ang importance ng multiple accounts. And, yeah, so, ang best ko dyan is like sila, mamaylin, diba, na naka, before is standard package lang, na nag-family package, diba, sila, sila yung sa Thailand, diba, standard din yun na upgraded to family package. So, dun, nakita lang nila yung importance ng ating family package and multiple accounts, diba? So, yun yung best experience na memorable sa akin. Like si Upline Jack Salazar sa Pangasinan. Nung nag-attend siya kasi ng RBA with Upline Ken. Si Upline Ken yung nag-talk about sa multiple accounts. So, nakita ko, andun siya. Hindi pa siya naka-multiple accounts or family package. Tinawagan ko siya, ma'am, naintindihan mo ba yung family package?
Kasi naka-premium plus ka pa lang. Gusto mo bang mag-upgrade to family package? Yung pala, gusto niya. Hindi niya lang naintindihan. Ito yung kikitain mo. Ito yung babalik na pera mo. Ito yung gano'ng karami ang produkto. Diba? Pag binenta mo, balik ka agad. So, yun. On the spot, nag-upgrade siya. Apat na premium plus cash yun. Diba? So, yun yung mga best practices. For me, walang worse na practice sa pag-follow up. Diba? Mas paramdam ka lang dun sa downlines mo or yung sa clients mo. Diba? So, wag, meron matagal, pero habang hinihintay siguro yun, maghanap ka pa ng ibang prospects mo. Tama, tama. Oh, kaya daw pala sabi ni Apple Angel, ay, family package queen yan. Oh, alam ko na. Diba? Panoorin mo ulit ng ano? Ng RBA pala, oh, way of following. Yes. Pabalikin mo sa RBA. Talaga nila naiintindihan eh, minsan, di ba? Lalo na kung hindi ka nila kilala, yung trust nila wala pa sa'yo, di ba? So, lalo na yung mga MTS, like yung online natin, malaking help yon para maintindihan nila. Tama, diba? Thank you so much for that wonderful answer. Oh, diba? Tama, diba? Parang gusto ko na mag-follow up maya-mayang. Bab, tatapusin ko lang to. Wait lang sila. Wait lang sila, babalikan ko sila. Ayan, apply Angela, apply na Boo, diba? Same question, diba? How do you practice effective follow-up? Diba? If you can give a sample, or is there a best follow-up and worst experience sa follow-up? Meron ba? So, since baby pa kami, ako, personally, I had my worst. So, di ba sabi nila, here daw in our business, walang personalan. Don't take it serious. Parang don't take it personally. Remove emotion. So, there was this one incident that he's my MBA friend. So, parang I thought that we were really close. So, nag-present kami sa kanya, and then eventually, yun, biglang nagkaroon ng drama. Kasi I got emotional, na parang hindi siya, nag-know siya eh. So parang ako, yun, it's a good thing that during that time, Abu was telling me, di ba sabi nila, Mark Chang, remove the emotions in this. Pero hindi mo pala maiiwasan, especially if you're still new, na when someone refuses, medyo, just close mo. Yeah, so there's that emotional play. That's my word. Yeah. One pa lang naman. Yeah. For me naman, buti napunta sa kanya yung worst na. For me, yung best experience with follow-up is when I applied, I think all the best practices na was being applied. There was this one of my invite, which is one of my downline now, na that was surprising din, no? It, kasi ako talaga, ang ano ko, lead time ko is a week. Medyo, ano na ako eh. But then, this one, no, it took 2 weeks. Because this invite, to, she got positive with COVID. So sabi ko, oh my God, sayang to. Sabi ko, but then, I have to be patient. I have to do pacing. So what I did in the entire 2 weeks, so we agreed in what, na may date na ganito, I'll get back to you. So I apply empathy and everything, pacing and all. So with that 2 weeks, no, being patient, and also, but I didn't wait for that date, no. But I got back to her like after three, four days, 5 days, balik ako. But it's more of like personal. Like, how are you now? So of course we send the friendly. The power trio. I think there's just one or two at that time. Yeah, we send it to her, and then I just check on her every now and then. And then come to this date na, no, I was so surprised. And it's a happy, ano talaga, surprise. Because we're talking about like a PR plus, no, for this person. And when she got back to me, uy, I'm okay na, and thank you for sending all that. By the way, I'm getting pala 2 PR plus. So sabi ko, ooh, like, are you sure? Sabi ko, so pacing na naman ako, di ba? Kasi alam ko naman, I had, her trust, you know. Pero yung sabihin that, yeah, 2 PR plus, and in fact, I'm still, can you still wait? Because I'm just waiting pa for my, there's a sibling and another daughter. Sabi ko, wow, sabi ko. Sabi ko, chill ka lang, kagagaling mo lang. Maybe, you know, I think this 2 PR plus is okay. Until you,
have results, maybe ganyan ganyan. So anyway, no, sige. So she proceeded with the 2 PR+. And that's a very happy and one of my best experiences in IFERN. Yeah. So having all those best practices applied, it gives us a good result. But then again, don't get us wrong. There's really concern there. Kasi you can't fake concern naman ni. The person you're talking to or your prospect will eventually feel if you're genuine or not. Yes. So show empathy, show concern, real concern to your invites, especially if they're like a friend of a friend, and to your downlines particularly. Yeah. Tama, diba? And yung the fact pa lang na nag-COVID siya and sasendan mo pa siya, diba, ng power trio natin, diba? Ganun kaka-confident sa product and ganun kaka-confident na gagamitin niya. Diba? Na, kasi diba pwedeng nag-send tayo pero baka hindi ginamit, diba? Pero diba, tinrust mo lang yung instinct nyo na, diba, na ganun. Tapos ginamit niya and then it turned really, really good, no? 2 PR+ agad. Tapos may iba pang ano, may iba pang kasama. And of course, syempre yung emotional, no? Ganun naman talaga yata pag bago. Diba? Feeling ko talaga tong follow-up, parang relasyon talaga to eh. No, pag nag-know, diba? Pag nag-know, masakit talaga minsan, diba? Ayan. So, ganyan-ganyan din ako pag may pinapabili ako kay upline card ko eh. Pag nag-know, nasasaktan din talaga ako eh. Ganun. May rejections. Ayan, diba? So, yun nga, tama nga naman. So, diba, for the new Spartans na nandyan, na nanonood, feeling mo, na-reject ka, may nag-know sa'yo, nag-know sa'yo yung best friend mo pa, na may utang pa sa'yo, diba? May utang na loob pa, may utang ng buhay sa'yo. Minsan yun pa talaga yung mag-know. Pero if you follow your instinct, if you follow your pacing, sabi nga ni Upline Abu, diba, wait nga lang, may... mute nga tayo dyan. Ayan, diba? If you follow your, ano, diba? If you follow your instinct, your pacing, diba? If you believe in yourself, diba? Ang ganda ng magiging turnout. No? Ang ganda ng mga magiging kalalabasan, diba? Ito naman, diba? Upline Gela na lang to ulit and Upline Abu, no? What is the most important lesson that you have learned as an iPhone distributor on the power of follow-up? Ulitin ko ba? Parang gulo nung basa ko. Ayan. What is the most important lesson that you have learned as an iFERN distributor on the power of follow-up? Well, for me, siguro yung pinaka-ano is like, what I've learned is that, well, aside from being confident, no, but at first I am not, but being confident, and it's not really bad to be assumptive, no? Kasi typically, like, for typical norms, diba? I mean, for us, diba? Parang, pag magka-follow up na tayo, parang, kabahan ka na, ano kayo sabihin nito, ganyan-ganyan. Let's be honest, diba? There are some, ako talaga, minsan ganun ako. Let's just sage pa ako. But then, you know, just be confident and be assumptive that, you know, you will get a good result. Yeah. And yeah. Also kasi, what I've learned also, no, is that parang when I follow up or when I reach out to them, I always think na we're not chasing them for to get their money or you know what, but it's like bringing them opportunities naman. It's like bringing food on their table, diba? We're chasing them for better opportunities and good opportunities. Yeah, I like what Abu said kasi that you're not asking them to loan you money. We're not diba? Borrowing money. We're not borrowing money from them. So be confident. I think, and for me naman, the important thing for you to do for a follow-up call, if you can, there's this one downline of ours na I really like what she does. After the meeting, she calls the invitee, the prospect, to ask for questions or get in touch kaagad, diba? So that they can gauge the interest. An effective follow-up for me is calling. Don't text kasi masisinzone kay may possibility. And you can further explain more when you do the call-out. Yeah. Tama nga naman. Be confident. Diba? And ang pinakamaganda is tawagan mo nga naman. Diba? Lalo pag di niya alam number mo, biglang sasagot yun. Diba? Minsan gano'n, pag di mo alam yun, di nakasave yung number, sino to? Sasagutin mo. Diba? O, di follow up mo nga naman. Yun nga, diba? Ako din, totoo yun, Abu, no? Ako din ganyan. Pag nagpa-follow up, ako nahihiya
nahiya talaga ako sa sarili ko. Nakakahiya. Pero pag once na-overcome mo pala yun, no, nakausap mo yung sarili mo, maana lang yan, self-talk lang ulit yan, diba? Pag nakausap mo yung sarili mo, hindi, be confident lang, kaya ko to. Hindi ko naman siya inuutangan or whatsoever. No? Tama nga naman. Diba? Thank you for that. How about you, upline Cello? Diba? What is the most important lesson that you hear, that you have learned as an IFERN distributor on follow-up or the power of follow-up? Yan, for me kasi, before, di ba, lahat naman dumaan sa parang nahihiya kang mag-follow-up, di ba, lalo na sa pag-friends mo yan or hindi mo siya masyadong ka-close, di ba? So, for me, is yung nga, na-build din ng confidence, di ba? Confident doing the business. Kasi ang laging pumapasok sa isip ko is I am offering an opportunity or yung business. So, this is a helping business. So, opportunity to na pwede rin talaga magbago yung buhay niya, di ba? So, napakaganda ng ating products. Kaya hindi ako nahihiya mag-follow up, di ba? So, ano pa, sa mga downlines ko, di ba? Sa mga new members, nagkakaroon kami ng, sabi mo nga, relasyon, building genuine relationships, di ba? Between me and my downline. So, yun po, ang follow up, yun po yung power of follow up para sa akin. Oh, diba? Power of follow-up, diba? So, yun nga, build relationship din muna. No, actually, naano naman yun, no? I don't know if tama ako upline, Shilo, no? Minsan, before ka kasi talaga maglatag, kahit, before you present the business, kahit dala siya, prospect siya ng downline mo, hindi talaga personally galing sa'yo. Yes. No, hindi mo siya kakilala. But I believe, no, before mo siya presentan, you can build trust na, eh. Through yes. rapport. Yes. Diba? Sa rapport nyo pa lang, sa kwentuhan nyo pa lang. Kwentuhan. Diba? Oo, mabibuild na yung, ano nyo, mabibuild na yung trust nyo and magkakaroon na ng relationship and then makakapasok ka na dun sa mundo niya. Diba? Or dun sa kung paano ba siya, diba? Ganun talaga muna. So, alam nyo na. Diba? Huwag kasi kung latag ng latag. Kung kasing, eto po talaga yung business. Kaya po tayo nandito ngayon. Diba? Minsan din, kamustahin mo din, diba? Sabi nga ni Upline Gela, diba? Parang dam mo din na they need this, diba? They need IFERN. Huwag masyadong ano. Masyadong ano. Ah, upo ka dali, tapos ito ka play IFERN. Meron tong 1-2, meron tong, diba? Grabe siya. Diba? Ayan. Grabe lang siya. Diba? Ayan, meron na po tayong konting question, no? Ayan, meron ding iba willing mag-pay. Ayan, so meron po tayong question. Ito, feeling ko kay, ano to, kay Upline Gela to. Kasi sabi niya, how did you overcome your emotions? Self-talk. And I'm blessed to have a partner like Abu and mentors. Because usually, when you're a newbie, talagang you have to, like what Abu said, you have to overcome the limiting beliefs. You have to unlearn, right? You just think that this is just business. It's nothing personal. In that sense, right? If there's something negative, then you just have to think of those times that you won naman or that you were able to help someone understand the business or you were able to help someone earn, diba? You, for me, it's very, parang you think of those things instead of dwelling on the negative. Like for us, we celebrate if our downlines have earnings, diba? Masaya yon. That's a very positive feeling. So self-talk lang. Just think that a no now is not a no forever. He may say no now, but if you have the results and maybe there's really a reason ba't di siya nag-join, di ba? And you always think it's not their loss. Ah, it's not your loss, but theirs. Yun. Oh, di ba, taray? Di ba? So, nga naman. Di ba? Huwag mo kasing iparamdam na talagang parang needy na needy or ikaw talaga yung may kailangan. And syempre, di ba, sabi nga, self-talk lang daw. And then, di ba, think of your downlines na kumikita na because of you, because kinulit mo sila mag-IFERN. And then that's the time, di ba, pag confident ka na, then you make a call, di ba? Tawagan mo na yung mga follow-up mo, magkaka-confidence ka dyan bigla. Tama. So, eto another one naman for, ano, upline Cello, no? Paano daw po mag-follow up in a way na hindi papasok sa isip nila na very needy ka or need mo sila?
for me kasi, dapat ma-feel nila na I'm just extending help for them. So, ikaw ba? Paano ba daw ba apply Chelo na, syempre, family package kinuklose mo, paano mo nagagawa na hindi nila maramdaman na kinukuha mo talaga lang yung credit card nila? Siguro ito, sample yung sa ano, yung, meron kasi yung mga iba hesitant talaga, di ba, na mag-pay in. So, first is kukunin mo sa ano, sa products yung iba. Mostly of our nako-close is nag-iiba ang ano nila dahil nagandaan sila sa produkto, di ba? So, kung standard pay in lang yan, okay lang, at least na i-close mo siya, di ba? Patry mo kung gusto niya talaga is yung standard lang for itatry lang yung products. Huwag mo ipilit. Diba? Huwag mo ipilit na yun lang kasi feeling niya gusto mo lang is magkaroon ka ng 3-5, diba? na FSC or yung pairing na 1-6-1-6-1-6, diba? So, kung gusto lang is standard, sige go, payin mo siya ng standard lang. And after that, make follow-up. Diba? Kamustahin mo, okay ba yung products? Ganyan. So, kung maganda yung products sa kanya, diba? I'm sure maganda yung produkto. Diba? So, don't confident ka i-allock na yung multiple accounts. So, sabi mo na, so, nagandahan mo yung produkto, start natin yung business. Gawin natin siya. So, kung gusto mong start yung business, yung ino-offer ko is yung business accounts, yung multiple accounts. Para ma-enjoy mo ang mas malaking kitaan dito. So, ganun ko siya ginagawa. Hindi ko muna pipilitin, di ba, na mag-multiple accounts siya. So, iparamdam ko na mabilis, ma-dispose yung package niya. Kung premium plus naman ang kinuha niya, di ba, make sure na kamustahin mo din siya kung nadi-dispose ba niya yung mga products. And of course, kuhanin mo yung prospect list niya para matulungan mo siya to do the business. Kasi once na kumita yan, di ba, kumita yan, mag-upgrade din yan to family package. So, meron akong isang downline sa Dubai, premium plus siya, unti-unti na nagpa-family package kasi nadi-dispose na yung products and sinabi ko bago niya i-position yung ibang mapapa-member niya, family members muna, di ba? So, meron ganun, hindi siya biglaan na family package agad. Tama. O, di ba? Dami mo natutunan talaga. Yan yung magaling tong question na to. Tama nga naman. Sino nga ba? Di ba? Tanggapin mo daw, di ba? Huwag kang ano, kahit standard yan, tanggapin mo yan. Patry mo yung product, di ba? Product approach, di ba? Ang kay upline, Shelo. Because, syempre, yun din naman talaga yung naging testimony din sa sarili niya. Ito, kay upline Gela and Abu, no? Sabi daw po dito, question po kay Kela and Abu, how they make the saucy level to embrace or understand the networking business when they don't really need to do it? Ayan daw po. Naintindihan niyo naman po ano. Yes. Mali-mali kasi yung typo error. It's not about the classic. Kasi at the end of the day, we all have our needs. We all have our wants. Right? So, regardless of class, you just have, for us, ha, we are in the business of trust and results. So, I'm happy na lang that there are really people who trust us. Because if you tell them, oh, you can find us in LinkedIn, you can find us in Facebook, we won't let naman a 59,500 ruin our credibility or our reputation, diba? And if they see that we have the results, they wanted also to try out for themselves because people right now, whether they're rank and file or executives, they always want something bigger or something that will make them earn more. Diba? So, I guess money talks. Yeah, especially those business owners, corporate owners. Well, it's a struggle. Eh? It's challenging. Because us naman, diba, we have the 6 P's. No? So, we like the profiling, diba? Alam naman natin, okay, ba upskill, and there are some, well, siguro what I've noticed lang, what we've noticed, most of the yung medyo upscale and high profile or, you know, those, ano, is isa lang ang tanong yun eh. Minsan nga ayaw na magpa-RBA eh. Huwag mo na ako explain na kahit ano.
Magkano ba? Magkano na kinita mo or magkano kitain ko din? So, mostly ganun. So, I think when it comes to, you know, young women in business, no, they won't really focus on yung mga nitty-gritty na mga ano. It's more of like, just give me the end result or just show me result. Ganun lang. And kasi, as you mentioned nga kanina, yung saucy level, no? I think kasi, minsan aligned yung goals. Goals, yeah. So, money talks, to be honest. And don't make them feel na it's networking. Mm-hmm. At the end of the day, networking is just a way to distribute products. That's what I always tell my downlines and those invite. It's the same as retail, right? And I think our team always here has always heard us about this. Na networking is just a way to distribute products. Same as retail. But for retail, Unilab pays John Lloyd how many millions to say ingat. Networking through word of mouth pays its distributors the ad cost that could have been spent with John Lloyd. Diba? If you think that way kasi, hindi mo na iisipin na, ay, oo nga, networking is kadire or whatever. It's not. It's really a maligned industry. You just think of it that way. That we are being paid because we are promoting the product instead of John Lloyd. Tama nga naman. Tayo po ang artista dito, di ba? Yes. Hindi po si Bea alone. Tayo po ang kumikita. Di ba? So, her personal life coach told us na eh. And I guess this one, we say for everyone, no, in IFERN, our life coach told us nga na, you know what, you make networking look good. And it's stuck in our mind na parang, oh nga, no, pag yung mindset mo na gano'n, we always, IFERN, we game changers, we Spartan, we make networking look good to any, regardless, corporate, business owners, professionals, yeah. Kasi products are really good. Yes. Doon pa lang eh, meron ka ng pinangahawakan. They don't, the 8.5 that they give you, the 59.5 they give you, is more, is, parang peanuts compared to the learnings, the product that they will get, diba? So the least that can happen is they become healthy. The best that can happen is they can quadruple or sabi nga ni Upchang, 63,000 times percent or 63,000% more yung return. And in fact, those ano, yung sasabi nga nila na, surprisingly, no, meron dyan, diba? Say may iba mga donation, right? Mm. Pero alam mo, may pumasok lang ng konti dyan. Sobrang happy. That's where you can see. Pantay-pantay. Just give them results. Show them results. Yeah, the donation. That's what we call kasi those people that they just paid because, okay, but honestly, it's not really a donation kasi there's products. Eh. At the end of the day, you're not scamming anyone because there are products. If they didn't work for it, it's not your fault. If you provided support, but super dapat na. Pangatawanan nyo na it's a helping business. Make sure that your downlines kumita din. Tama. Tama din naman. So, diba? So, dun pa din talaga, kumbaga, showing result and, diba, making din feel na, hello, networking is just a way na sabi nila, diba, nila apply na mo, apply nila, ano, is a way of how to distribute the product. Tama nga naman, ikaw ang John Lloyd dito sa IFERN, ikaw ang Bea Alonso dito sa IFERN. Diba, sabi nga ni apply ni Zelay kanina, no, tama, ano yun, sana yun, IFERN ka nga, Spartans ka ba? O, diba? Meron po ako dito, ito ha, Spartans ha, dami na ha, at 9:45 na. Ayan. So, pasensya na, 'di ba? Parang sobrang dami kasi talagang questions. Ito na lang yung pinaka-last, no. Simulan ko sa iyo apply in Cielo. Meron po kasing willing mag-pay ng mas highest na packages or highest offering na in-offer natin. But after that, they will expect an income without doing it or without doing yung business. Magbabayad lang daw kahit hindi daw gagawin yung business. Ang tanong niya, we will accept po ba or not? Ikaw, upline Cielo, pag meron gustong magbayad sa'yo, kahit yung pinakamalaking package pa, diba? Tapos, sinabi niya sa hindi niya yung workout o corporate, ganyan. Are you willing to accept it? Given the fact na iniisip niya, nakikita siya kahit ilagay lang niya yung pera at hindi niya tatrabahuin, accept mo pa ba yun?
If that's the situation, di ba? Gusto niya lang mag-pay in para matulungan ka, di ba? So, for me, siguro accept mo kasi puntos mo pa rin yun eh. Mag-earn ka pa din doon. Lalo na kung direct mo siya, di ba? Wala naman tatanggi sa ganun na gusto mag-pay in. Di ba? Kung corporate package pa yun or family package, tanggapin mo. Pero, of course, kailangan mo pa rin explain sa kanya. Pakinggan mo yung marketing plan ng IFERN. Kasi again, di ba, hindi lang tayo about sa pay-ins or sa sales. Kailangan is yung mapakita mo is kung ano yung vision or yung meron sa IFERN. Kasi hindi lang po tayo, di ba, parang small na kitaan or na mga 10,000, 20,000 lang na ganyan. Baka kasi gusto niya rin ng additional income. Sabi nga nila, upline Jella, di ba? Yung wants, di ba? Yung gusto natin is baka wala pa yan Mercedes-Benz or luxury cars. Diba? So yun yung mga ipakita mo. Dalhin mo siya sa PRT, baka magbago. PRT po is yung Prosperity Road Tour. Ang dami po dyan talaga na nagigising ng mga downlines, yung mga nag-pay in lang. Talaga after nila mapanood, makikita nila ano ba ang future nila dito sa IFERN. So sabihin niya na willing siya mag-pay, di ba? Pero hindi niya gagawin yung negosyo. Sabihin mo, pwede naman, may produkto ka, di ba? Nalibre ka ng mga products. Gamitin mo yung products lahat. Diba? Baka magustuhan niya yung produkto and ma-share niya yon, di ba, sa mga family members niya or mga kakilala niya na gumaling, nakatulong ka rin sa kanya. So, yung ganun pa rin sa akin. Accept mo siya and show the business ni IFERN, yung vision ng IFERN. So, tama. So, sa bagay, you know, applying cello, no, ang pagpasa ng vision ni IFERN is not that, ano, parang mabilis, no, di ba? Yes. Hindi siya ganun mabilis. So, accept mo muna, encode mo muna talaga to siya. So, sa CLB po, tatanggapin daw po, kahit hindi daw po masyado gagalaw. Pero, income mo pa rin yun eh, gusto ka nga niyang i-help, di syempre, tatanggapin mo, mag-i-income ka doon. Bigay mo yung package sa kanya. Wala siyang talo doon kasi quite family package, 300,000, 'di ba? More than 300,000 na products, na advance niya lang yung kanyang mga vitamins instead na lalabas pa siya, nasa bahay na lang niya. Tama. O basta bibigay mo nga daw yung vision. Palaklak, i-overdose mo ng product. Yes. And ano, sabihin mo, di ba, tutulungan. Pero punta tayo sa PRT, pakinggan mo siya, tingnan mo siya kung ano meron. And then kung gusto mo talaga akong tulungan, bigyan mo ako referrals, di ba? Kausapin ko yon yung referrals na yon. So, kunin mo yung contacts niya, yung referrals niya, lagay mo sa ilalim niya, ewan ko kung di siya kumita. Baka gawin niya rin yung negosyo. Oh, tama nga naman, tanggapin, di ba? Humingi referrals at ipa-overdose yung product. Ipa-overdose talaga. Kaya upline ako, upline Gela, no? Given the situation, yung willing naman daw magbayad kahit yung mataas na account. Willing naman sa'yo ibigay yung money. Pero yun nga lang, ang gusto niya is ikita siya na hindi siya gagalaw, parang ganun. Kasi kung nakikita ka niya, kumikita ka. Yeah. Parang investment ang dating. Okay, I think... kasi yeah, accept mo daw ba or hindi? Yes, we will accept, but we always stress out kasi there's transparency always. Na this one, it's not a quick way to get rich. It's a sure way to get rich if you will allow us to help you. Now, we will accept it kasi nga, like what Upshello mentioned, the capital, if it's a family package, is less than 300,000. Pero may kinita naman na siya. The initial return to the person is 385,500. So if you come to think about it, just by using the products or by storing it, mayroon naman ng returns, diba? So accept it. And I think that's where the follow-up again happens. Kasi whether we like it or not, if when you accept it and that person becomes a downline, there will come a time na magsispill over if you are active, if you as the upline is active. There will really come a time that there's gonna be a spillover. So the follow-up again kicks in because you can talk to him and say, oy, you have, let's say, kunyala, 28 points.
You have 28 points already on your line, or you have 50 points already on your line. 50% of the work is done. Pag kinumputan mo siya, gagalaw yun. Diba? Or she will be intrigued na, ah, talaga? Okay. So, yun. Oh, diba? Sa Game Changers po, apply Jelly, tatanggapin din daw po. Diba? Yeah. Ikaw na po bahala sa mga to. Hindi. Pero diba, tatanggapin, of course, but ikaw na nga binibigyan, di mo pa tatanggapin. Diba? Pero both, diba? Si Apply Gela, diba? Bigyan mo rin ng downline. Diba? Bigyan mo rin ng downline. Diba? Time welcome, kaya naman magkulo ng isang line. And then, time welcome, tatrabaho siya. Kaya Apply Shelo naman, overdose mo siyang product, naging healthy pa siya. And diba? May income din naman sa family package. Diba? May income din naman sa corporate account. Baka yun lang naman yung ine-expect niyang income. Diba? So, diba? Good job. Ano daw? Sabi ni Apply Jelay. Teka lang po. Teka, Apply, dami mong chat. Ayan. Ako na lang ang mag-training sa kanila. Good job. Yes, tatanggapin. Magagaling na students, mana sa nanay. O, oh, diba? Hello, Spartans po tayo. Wala tayo tinatanggihan dito, kahit standard, kahit ano, diba? Kasi soon enough, kahit hindi yan gagalaw, tama si Apply Gela, no? Papasok pa rin yung follow-up, eh. Tama, time welcome, follow-up mo yan, babalikan mo yan, diba? Sabi nga ni Apply Shelo, kamustahin mo din, diba? Gawin mo na nga, no? Build a relationship, diba? Na paramdam mo rin na, oh, anytime you need me, dito lang ako. Diba? So, tama na po ang mga tanong, mga kapatid, diba? No? May mga personal PM pa kasi dito. Ayan. Tama na po ang tanong, napupuyat na po ang ating mga, ano, diba? Nagaganda ang mga bisita. Bisita! Nagaganda ang mga speakers, no? So, eto na, diba? Picture na lang po tayo. Thank you so much, no? Apply Gela, Apply Nabu. Apply Thank you also. Diba, diba, shout out natin, hello Game Changers, diba, and hello Team Shelby, napakagagaling po ng inyong mga uplines, diba, kaya naman po pala naiintindihan ko na magkaibang approach eh, tama, magkaibang business or iFriend approach po si Upline Shelo and sila Upline Nabu and Upline Gela, no, pero... Diba? Grabe magkaibang approach. That's the reason, diba? Kung bakit po pala, diba, ang bibilis po ng dalawang group na ito. Bakit mabilis ang Game Changer? Bakit mabilis ang Team Shelby, no? May product approach, may personal approach, diba? Meron sabi ni Upline, ano, may charity approach, no? So, it boils down pa din sa follow-up, diba, on how you do it, no? Pero, diba, so, mga nakikinig, diba, sa 160 participants na hindi bumibitaw, I hope marami kang natutunan. Diba kasi ako, nagno-notes pa ako dito, ang dami ko pong natutunan. Sobrang thank you po sa opportunity na ma-interview po kayo. Nagko pong natutunan sa inyo. Diba? Magkakaiba po kasi tayo ng approach, magkakaiba man tayo ng approach, pero isa pa rin pala yung babagsakan nating direksyon, no? Sa pagyaman pa din. So sana nakinig ka, marami kang natutunan, no? Para ikaw mismo, nakapili ka kung ano ba yung best approach sa'yo. Yung pacing ba ni Upline Nabu? Diba? Yung change emotion ba? Self-talk ni Upline Gela, no? Or yung product approach ba ni Upline Shelo? No? Diba? So, iba-iba tayo ng approach. But I believe sana lahat yan na-pick up mo, naiintindihan mo. No? Maraming salamat. Picture na lang po tayo. Hello, hello, Upline Mini. Yes, speakers so, muna. Speakers po muna. Oh, ayan. Sige, ready? 1, 2, 3. Ayan. Wait lang po, i-paste ko muna. Ayan. I-unteam ko ba upline para ano?